my God! Madami ka to! Hoy, nakabili ko! Ganyan ako ng araw! As in? Ganyan ako ka-chip kay Aga. Uy, ano ba? Pag-fan talaga walang chip-chip. Sobra pa talaga ang pagka-idol hindi, mo. Hindi, inspirasyon ko to eh. High school pa lang ako talagang... Kasi yung Vima pa high school, malapit dun sa... yung siyempre, Menjola yun, di ba? Malapit dun sa Recto. Nakakaloka, nagpapaagaw sila ng poster. Ay, agaw-agaw ka naman. Oo. Tapos... inalam mo pa ang bahay ni Naaga at lagi kang nagpupunta ay, oo, doon. Ay, siyempre, ni-research ko yan. Alam mo, pag idol mo isang tao, i-research mo lahat ng tungkol sa kanya. At yun ang ginawa ko. Sabi ko, ay, number 4, New York Street. Talagang inano ko yan. Tapos lalabas si Aga Mulak doon sa gate nila. Hindi naman sa labas mismo. Doon sa labas ng pinto. I-entertain niya na lahat yan. Tapos one time, naalala mo, Aga, nakatakip ng tuwalya yung mukha niya. Bagong ligo and ano pa yan, may bangs pa si Aga. Ay! Tapos talaga yung ano, basang-basa pa yung hair niya. Oh, sinisilip. Aga! Aga! Tapos gumanong-ganon siya. Oh. Yung wisik ng buhok niya, yung basa ng buhok niya, alam mo, tumapo sa gilid ng bibig ko. Ano ginawa mo? Ay, siya, sasayangin ko ba? Sabi ko, et, ano yun, 1985-86, di ba, Aga? Sabi ko, ano ba yan? Lagi na lang kaming ganito. Araw-araw, andito kami hanggang hapon na iintay lang namin kung kailan aalis at darating si Aga Mulak. So sabi ko, ano ba to? Paano ko makaka-close ito kung ang lahat kami, fans? Diba? Kaya sabi ko, ay nako, gagawa ako talaga ng paraan. Ayan! And that time, idol na idol ko si Ate Christopher Min sa pagsusulat. Ayun, kaya... Naging writer ka? Oo. So, nung naging writer ako, sabi ko, ito na yung tamang pagkakataon para maging ano ko. Mapalapit ako kay Aga. So, talaga nagsimula na ako magsulat hanggang sa talagang kailangan talaga yung dream ko, matupad ko, ma-interview ko si Aga. Kaya nung nakachika ko si Manay Ethel Ramos, yung manager niya, Manay, ano mo naman ako kay Aga Mulak. Sige na, pagbigyan mo na ako kay Aga. Ako pinagbigyan talaga ni Manay Ethel. Pumunta ako sa bahay nila. Alam mo, in fairness, ilang oras tayo nag-usap noon. Talaga nanginginig ako yung pagka-fan ko na, ano, reporter ka, OG, reporter ka, hindi ka fan, hindi ka... Wala, lumabas na lang yung pagka-fan ko. Lalabas eh, no? Lalabas kahit anong pigil mo. At saka walang, ano, walang disposition sa buhay kung kahit anong lagay mo, basta fan ka, magiging fan ka talaga. Ito nga, nahulog sa upuan eh. Talaga? Oo. Pero ginalingan mo talaga sa pagsulat hanggang eventually sobrang naging... Oo, naka-five pages ako ng article kay Aga. Hanggang sa, yun ay umpisa ng pagiging close namin ni Aga. Kasi nung araw, na sobrang na-appreciate pa ng mga artista yung mga write-up. Diba? Kasi wala pa tayong social media eh. Sobrang na-appreciate niya. Kaya yun, dun kami nagsimula na maging close ni Aga. Ay, hindi na ako basta fan. Isa rin ako ang kaibigan ni Aga. Kaya marami rin siyang pinagtatapat sa akin. Na, siyempre, para pagtapatan ka ng artista, tapos alam naman niyang reporter ka, siyempre, nawala yung takot niya na hindi, kaibigan si Ogie. So, lahat ng sikreto niya, nandun lang sa baul ng aking ano. Puso. Saan na bidigit ka rin dito? Oo nga, ano ba yan? Sinusundan-sundan ko pa siya sa mga shooting. Silang dalawa ni Janice, yung Moments of Love. Moments of Love. Close beside you with the warmth of your love. Gusto ko yung kumanta ka. Tapos naging close ko rin si Janice. Ay, ano ba to? Pareho kong ano? Nahilo ka na. Nahilo na ako. Kaya hindi, tanda mo Aga, hindi kahit kailan, kahit ka-close ko si Aga, lahat na sinabi ni Janice, hindi ko naman sinabi sa kanya. Off the record ganun din kay ha? Janice. Eh kasi siyempre ayaw mo sila mag-away, diba? Oh. Alam mo, yan ang pinakamaganda mo. Natatawa ko pa, nag-uusapan natin. Aga Janice. Oo. Pero 1980s pa naman yun, Charlene. Hindi, okay lang naman yun. Hindi, okay lang naman yun. Wala, parang tagal na nun talaga, no? Diba, no? Super at saka, nung araw, pag sinabi mo talaga mga superstar at saka mga sikat talagang sikat kasi walang social media noon. Pero nung araw kasi si Aga, si Gabby, si William, si Albert, sila yung mga ano lang eh. Sila yung mga artista lang nung araw na talagang sobrang tinitilian talaga. At si Aga Mulak talagang Diyos, gustong-gusto namin naka-shorts yan paglalabas ng bahay. Ang ganda-ganda kaya ng legs nito. Sobra. Kaya lang di ba ang ayaw mong sample. Thank
Thank you for watching Magandang Buhay. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.